noon mga amigo, green tea po. Ruel Mirmita, magbibigay na naman sa inyo ng mga nice to know tungkol sa pagtatalong. Ito po ang problema natin, no? Ito pong red spider mites. So, ito po ang mga sinyalis at ng mga jam damage na sanhi ng ating kalabang red spider mites. So, ito po, no? Ito po, white spot or dots, yung tusok-tusok, kung puti-puti sa dahon ng ating talong. At saka, magiging yellowish ito hanggang magkukulay bronze po, hanggang red-brown, at saka malalaglag po yung dahon niya. So, sunod po is makikita natin yung fine wave, yung maliliit na sapot po na parang gagaba. Yun po yung akyatan kasi by nature, from the world spider, eh parang gagaba talaga sila mga kaibigan. Oo. Taga, ano siya? Umaakyat po sila gamit yung kanilang fine wave. Okay. So, ito po ang una natin gagawin, no? Pag nakita tayo mga ganito sa ating mga dahon, sa ating mga talog, ito na po ang gagawin natin. I-monitor natin yung area. So, itong pag-monitor ng area, automatic na po ito mga kaibigan dahil sabi nga nila, yung ating apak daw, yung footprint natin doon sa farm natin ay magsisilbi itong fertilizer o pataba sa ating mga halaman. So, automatic na po yan. Monitor the area, no? Ngayon, ang susunod, ito po. Mag-prune po tayo ng infested na mga dahon ng ating talong. Pero kapag marami na po, at umabot na po sa 50%, yung ating talungan ay infested na po ng red spider mites, much better po natin na irato na po natin yung ating mga talong, no? Putulin po natin, and then yung ating mga debris, natin, ay ating pong sulugin para patay po lahat yung itlog at saka hindi na po babalik yung red mites. Ngayon, ito ang susunod. Application po ng insecticide. No? Ito po yung application ng insecticide kung saan ito po yung nakikita nating effective way para pagsubok po ng red spider mites. Ito po. Prior tayo mag-spray, pamili mo tayo ng gamot. Ito na mga kaibigan. Oh, mga gamot. Active ingredients lang po tayo para patas po tayo sa lahat mga kaibigan. So ito po, no? Itong mga mabanggit ko dito, mga active ingredients, ay wala po silang bayad sa akin. Hindi, wala po silang nag-sponsor, no? Wala pong nag-sponsor sa akin sa mga ganitong gamot. Ito po, una po, amamictin. Pangalawa po, diacinon, dimethoate, at saka bifenthrin. So, pamili ka lang dyan mga kaibigan. Marami po mga produkto na brand name na ang laman po na ay itong mga ito po mga kaibigan. So, itong apat na ito mga kaibigan, sapat na po yan. Enough para mapuksa po yung ating red spider mites. So, ito, pula-pula po ito mga kaibigan. Pakita ko lang mamaya sa video, no? Itong picture nito, mga ito. Ngayon, ito. The last but not the least. Ito yung pag-consider sa atin ng ating spraying time. So, ito po yung timing sa pag-spray, no? Ito po. Ito po yung maganda dahil ang ugali po nila mga kaibigan ay parang pong gagaba. So, kapag ka mainit ang panahon mga kaibigan, nagtatago po siya doon sa mga crack, no? Sa loob, sa likod ng dahon, kung may mga buhok-buhok doon, may mga butas, mga eskina, mga crack, doon po sila pumapasok. Nagtatago po yan mga kaibigan, yung ating mga red mites, no? Lisa po ito mga kaibigan. Kung sa hayop po, sa manok po dito, ito po yung mga pula na, no? Kuto po yan mga kaibigan, no? Kung sa mga alaga nating mga animals at saka sa tao, kuto po yan. Okay. So, ayaw po nila ng mainit mga kaibigan. Ngayon, ang technique po sa pag-spray nito mga kaibigan, para masugpo po natin itong red spider mites ay dapat po palubog ang araw. Ibig sabihin, from mainit hanggang palamig na po po mga kaibigan, lalo na po pagka padilim na po siya dahil para nga siya gagamba, lalabas po yan mga kaibigan dahil maglalagay na naman ng sapot niya yung fine web, magkukunik na naman siya doon para akyatan nila yan. Lalabas na yan sila doon sa pinagtaguan nila. Papunta po sa madilim na panahon. So, adjusted po kung kaya pong alas 5, pwede po. At least malamig po siya. Bakit ito po ang napili nating oras? Explain ko ito mamaya-maya konti, no? Ngayon, sa madaling araw po, ito po, alas 5. Bakit po? Dahil yung hindi po natin matira o yung lumalabas po nung hapon
ay parang gagamba nga siya, bago mag-sunrise yan, bago sisikat ang araw, ay nandiyan na po siya nakabitin sa kanyang mga fine wave, sa kanyang sapot. So, kapag ka nainita na po sila, nagsimula na pong lumiwanag, ay bababa na po yan sila. Pupunta na naman yan doon sa ilalim, sa mga crack, sa ilalim ng mga buhok-buhok ng ating mga talong. Doon po sila magtatago na naman. Dahil ayaw nila nung painit. Ngayon, during this activity, nakapili na tayo ng time, no? Pag-spray natin, dapat yung ating mga gamot, haluan natin ng sticker. Sticker. Spreader. Surfactant. Ang purpose niyan, mga kaibigan, para lumapot po yung ating gamot. At saka, pag-spray po natin, pasalok doon sa ilalim ng ating mga dahon, ay natatamaan po natin, na-occupy po lahat, no? Pati yung mga bitak-bitak doon sa ilalim, yung mga buhok po niya, napapasukan po ng gamot sa pamagitan po ng nitong sticker, spreader, surfactant. Ito po, hindi ko na lang mabagitin, maganda po yung may oil. So, ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit ayaw po nating mag-spray ng paakyat po ang araw. Dahil gumagamit po tayo ng oil na sticker. Tandaan natin, mga kaibigan, kapag ka nang-apply po tayo sa ating tanim, sa dahon ng ating tanim ng mga gamot na may sticker, tapos painit po siya, madadamage po yung epidermis ng ating mga halaman, dahon. Masisira po yan. Dahil mainit po yung oil, mga kaibigan. Kaya, ang technique po sa pagpatay ng mites, dapat po spray ng palubog ng araw na kung saan ay malamig. Before sunrise, na kung saan ay malamig. Pag-apply mo ng sticker, wala pong magiging problema sa dahon ng ating mga talong. So, sa ating mga subscribers, followers sa FB, maraming salamat sa inyo. And then sa ating mga bagong viewers na mahilig sa talong, no? Sa pagtatalong. Pasupport naman sa aking FB page at pakisubscribe sa aking YouTube channel, Green Tip Farm Inputs. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Thank you.